Gagawin itong Senate hearing, no, ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, bukod pa ho dun sa issue ng pagpatay kay Governor Degamo, ay yung paring mga issue nga ng political or politically related killings sa iba-iba pa mga lalawigan. Tama-tama at nasa linya na nga daw po na ating telepono ngayong umaga ang siya mismo ang tagapangulo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator Bato de la Rosa. Senator, good morning, Tony and Casey. Tony at Casey, good morning. Good morning po sa inyo, lahat. Thank good you, morning, Senator. Mm-hmm. Senator, parang medyo na-frustrate din po yung packing ng hearing ninyo dahil hindi rin pala pinayagan si Congressman Arnie na makapag-teleconference kung wala siya sa loob ng embassy premises. Eh, yun po ba parang sa tingin ninyo sana hindi na lang ipinilit na gawing requirement? Well, we have to decide. We have to come up with a collective decision. At ang lumabas ay unanimous yung decision ng committee na hindi siya pagsasalitain kung hindi siya kung walang jurisdiction ang committee sa kanya. So kung siya man ay nasa abroad, kailangan pumunta siya sa embassy ng Pilipinas para doon siya mag-teleconference sa committee during the hearing. At kung siya naman ay nandito lang, nagtatago sa Pilipinas, we are requiring him as well to be physically present kung andito lang siya sa Pilipinas. Kasi nga, wala kaming jurisdiction sa kanya. Ano mangyayari ngayon sa hearing natin kung siya ay magsinungaling, siya ay magiging unruly? Paano natin siya ngayon, somebody will, he will be cited in contempt. Paano natin i-implement yung contempt sa kanya? Wala tayong jurisdiction. Pusasan natin yung screen ng TV. Pusasan natin yung screen ng computer. Actually, diba? Actually, Senator, no? And this is just maybe simple observation lang po, no? Kasi sabihin na natin na virtual lang naman po yung gagawin niyang pagharap, eh, no? Ano po ba yung pagkakaiba na you are physically in an embassy compound at ikaw ay pasusumpain kesa yung nakaharap ka lang sa camera at pasusumpain ka din naman nung maybe nung Senate ano ba? Sergeant at Arms. Oo. Or Senate. The big difference there is that jurisdiction. Meron pa rin lubang gano'n. The embassy is an extension of Philippine territory. Territory. Mm-hmm. Therefore, we have jurisdiction over that area, yung embassy. Ngayon, kung siya ay hindi magpunta sa embassy, nasa ibang bansa, the committee has no jurisdiction over him dahil wala siya sa teritoryo natin, sa Pilipinas. Mm-hmm. So he can say whatever it is that he would want to say. Sa akin kasi, wala tayong habol. Sa akin kasi, partner, no? Tsaka Senate. Any ruling coming from the committee, will be invalid upon him. Dahil wala siya sa jurisdiction natin. Sa akin kasi, partner, parang in this day and age na ganito na nga, na parang virtual meetings are allowed. Eh, ano ba naman yung virtual territory natin, di ba, Senator? Kumbaga, kaharap mo na yung Senado, di virtually you are in the Senate premises. Parang ganon. Anyway. Yes, nga, Tony. No? That is why initially pinayagan ko siya bago nag-protesta itong side ng Degamo, di ba? Opo. Bago nag-protesta si Mayor Degamo, pinayagan ko siya kasi it will give us an opportunity to grill the alleged mastermind of all these killings, di ba? Yes. So I want to grab that opportunity na magpiga natin siya. Anyway naman, kung ako nga, tingin ko, kung magiging unruly siya, magiging kung hindi siya sumusunod sa rules ng committee, ay pwede naman patayin natin yung video na papakita sa kanya. Correct. Pwede naman. But then again, gusto lang talaga ng membro ng committee na mayroon kaming jurisdiction over the said resource person kapag siya ay magsasalita doon sa aming committee. Pero, so, Senator... To give fairness din, no? To give fairness doon sa mga pupunta sa Senado para mag-attend ng hearing physically, dapat siya rin physically present din siya para magkakaroon ng harapan at malaman natin ang katotohanan.